Dahil sa paglabag sa Clean Water Act kasunod ng malaking oil spill sa Oriental Mindoro, ayon sa DNR, aabot na sa mahigit 317 million pesos ang halaga ng penalty na maaring ipataw sa may-ari ng lumubog na MT Princess Empress. Ayon sa DNR, dalawang rehiyon ang naapektuhan ng oil spill. Ito ay ang Region 4A at Region 6. At sa mahigit 317 million pesos na fine, nasa mahigit 400,000 ang dapat bayaran ng ship owners sa kada araw simula nang mangyari ang oil spill noong February 28, 2023. The total penalties, and it accrues daily as mentioned, the total penalties as of now amount to... Yes, Mr. Chair, the total penalties amount to 317,851. The fine per day of violation is 471,589. However, since several water bodies were affected, the cumulative, yes, you multiply. Maliban dyan, patong-patong na kaso ang isinampa ng DOJ at NBI laban sa mga ship owner kasama ng ilang opisyal ng Philippine Coast Guard at Marina. Ilan dito ay dahil sa falsification of documents, use of falsified documents, perjury at graft na nakapending na sa tanggapan ng Budsman. Ayon kay DOJ Undersecretary Raul Vasquez, meron pa silang potential case na ihain laban sa mga respondent at ito raw ay isang major case. It's gonna be a major case if we are able to establish all the elements necessary. It would be non-bailable. Samantala, mayroon ring binuong bagong task force ang Department of Justice na sisilip sa mga nagdaang trahedya sa karagatan o itong Maritime Disaster Task Force. Ito'y para mapanagot din daw ng ehensya ang mga dapat managot sa mga maritime disaster na nangyari sa karagatan na nangyari sa nakalipas na 10 taon. Kasama na sa iimbestigahan ay ang mga nangyaring trahedya sa Binangonan at Romblon. So that we can cross-check, verify, and perhaps conduct further investigation, and if necessary, we will file the cases against, when I say cases, criminal, civil, administrative, against those responsible. Similar to what we did to the Mindoro oil spill marine disaster. Sa ngayon ay manageable na ang oil spill sa Mindoro at inaasikaso na ngayon ng ehensya ang maaring makuhang insurance. Aabot sa $218 million ang halaga ng claim na maaring makuha ng gobyerno mula sa International Oil Pollution Compensation Funds. Ito'y paghahati-hatian ng mga nasiraan ng kabuhayan dahil sa oil spill at maging ng mga apektadong government agencies. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Market Gonzalez, SMNI News.